si Joona. Ang ating segment na ito, Diyos ko. Naku, napagod ako kahapon. Kayo ba? Naku, punta na kayo dito sa Bikutan. Meron din kami sa Manila, meron din sa Los Baños, at saka sa Quezon City. Pero yung mga taga-probinsya dyan, magpunta lang po kayo sa website ng www.nstw.dost.gov.ph para makita nyo ang venue namin sa mga probinsya. Kasi buong Pilipinas po ito mula July 25 hanggang 29. Backpack. Uy, ano itong nasa likod ko? Cabbage purple. Purple cabbage, wow! Andito tayo ngayon sa ITDI at ipi-feature ang iba't ibang machine. Paki-focus. Ayun. Salamat. O, sa akin na ulit. Ayan. Iba't ibang food preservation machine. At nako, naaamoy ko mga pagkain dito. Alam nyo naman, tignan nyo naman tong katawang ko. Basta pagkain, mataas ang aking radar. O, sige, tara, tikman natin siya. Halika, Sophia. Okay, mga ka-forever, sabi ko nga sa inyo, iisa-isahin natin ang mga produkto dito kasi pagkain yun eh. Tapos may sinasabi dito, may ganap. Basahin mo nga, Sophia. Freeze-dried products. Ayan, maraming salamat. Nandito si Sophia, nabasa niya. Kasi baka hindi ko mabasa. Ayan. Hi, Ate Shirley. Okay, anong ganap dito? Anong machine yung ginamit dito? Turo mo nga dyan. Bali ko yung machine na gamit natin is yung freeze dryer po. Yung kulay green? Apo, yung color green po na may box sa ilalim. Sige, hindi namin maipocus ngayon, mamaya na lang. O sige, ano yon? Bali po yung mga freeze-dried products po natin, usually makikita natin sa mga cereals po. Then yung vegetables naman po natin, natatagpuan po natin sila sa mga cup noodles, instant noodles po natin. Ah, ito yung laman ng mga yung pinapakulo, yung lalagyan mo lang na mainit na tubig, sas malambot na. Ah, ito pala yun. So, corn talaga siya, na freeze siya, na dried, tapos ilalagay na lang sa noodles. Ano pa? Tapos, lahat po ng freeze-dried products po natin, wala po siyang preservative. So, very nutritious po yung mga products po natin pag freeze-dried po yung ginamit natin. So, may mga brand na sa supermarket na ginagamit to? Apo, meron na po. Yung una... Teka lang, huwag kang babanggit ng brand, ha? Ay, okay. Basta po, una nyo po makikita nga po is yung sa mga cereals po, then coffee. Okay. May mga coffee po tayong freeze-dried. And then... yun nga po, mga cup noodles and mga Nutribars po natin, freeze-dried products po yung usually nilalagay doon. Okay, wala kang sample na pwedeng tikman? Wala. O sige, sa'yo to, Sophia. Amoy na lang natin, sabay. 1, 2, 3. Amoy strawberry. Okay. Sa susunod, ayan! So katatapos natin doon, hindi tayo pinatikim. Baka makakatikim tayo dito kasi tignan nyo naman, no? Kailan pa to? Ngayong umaga lang. Ngayong umaga lang. So, pwede to, Sophia. Kakainin natin mamaya. Okay. So, basahin mo ulit. Spray-dried products. Okay. Ano yung te? So, yung spray dryer po natin, makikita nyo po doon yung picture niya. So, yung spray dryer po, ginagamit natin pag-transform ng liquid into powder. So, siya yung equipment na ginagamit natin sa paggawa ng instant na coffee, juice powders, tea, coffee, yun. Wawang high-tech kasi alam ko lang liquid into gas, 'di ba? Pag pinakulo mo yung tubig. Oh, 'di ba? Science 'yon. Ang galing ko. Ayan. Oh, sige, explain mo pa ano 'to. Ayan, hawakan mo. Ay cucumber dalandan juice. So, just add water, meron na po kayong cucumber dalandan juice. Wow, ang galing talaga. Ginamit niyo siya sa chicken? Ay, hindi. Oh, sige. Okay, ito ano 'to? Po ay yung spray-dried sukang pinakurat. So, kung familiar po kayo, yung pinakurat po, yun yung suka na merong sili. Opo, so, yun po. So, ito po yung powdered form niya. Okay. Ito naman, ano to? Ito po yung kamote tops calamansi juice. So, talbos po ng kamote with calamansi. Yun. Okay. So, ano ang application niya dito? Actually, yung meron na po kami dito is yung pinakurat flavored cropek. So, pwede nyo po siyang tikman. Hindi, paano mo siya nilagay dyan? So, parang yung usual lang po na kapag nag-flavor kayo ng French fries, yung sinishake-shake po, ayun. So, ganun din po yung pag-apply namin sa kanya. At dito naman, ano yan? Actually, ito din po siya. Ayan din. So, okay. Parang presentation lang. Akala ko kasi powder lang naging chicken. Ayun. Grabe, no? Ang ganda sana nun. Okay. So, gusto mo tikman? Sophia? Okay, ito po ang ating tester. Ako, tikman talaga.
Okay. Oh, ano masasabi mo? Ang asim. Ang asim, kasi nga meron siyang pinakurat. Okay. So, available na ba ito sa market? Sa ngayon po, wala pa po kaming adapter. So, naghahanap po kami ngayon. Ayan. So, narinig nyo, wala pa kaming adapter. Kung kailangan nyo ang technology niyan, nandito po si Ate Karina ng ITDI. Okay, next, next, next. Ayan. Pasensya na kayo. Medyo naputol ang aming video kanina kasi uminom ng tubig sa Sofina. Ano masasabi mo sa krope? Ang-anghang. Hindi pa rin po siya makapagsalita. Oh my God! Vacuum fried products. Andito lahat ng paborito ko. Banana, tahong, kasoy, okra. Diyos ko, napakasarap nito. Carrots at kalabasa. Ayan, I'm sure, Sofina, gusto mo ng gulay. Gusto mo tikman? Apo. Sige. Tikman mo nga. Ayan. Ano masasabi mo? Masarap, o diba? Bata, kaya kayo mga nanay, bumili kayo ng vacuum fryer ng DOST, di ba? ITD, at tignan nyo, napakain ko ng gulay yung bata. O sige, test natin. Carrots. Sarap yun. Sarap? Parang di nasasarapan yung mukha mo. O sige, okra. Okra. Ayan, ito na, final test na to. May palaya kami? Wala. Sarap yun. Masarap. O sige, so paano anong ganap dito? Bali, yung ating equipment, vacuum fryer, is simply deep frying lang under vacuum or under reduced pressure. Bali, nilower niya lang yung temperature. Bali, ang nagiging end product natin dito ay mga ready to eat snacks. Bali, sa ating vacuum fryer, yung mga product natin, nararating yung color, yung nutrients, and mas lesser yung oil niya. Kasi equip yung ating equipment ng the oiling machine. Okay. So, ano yung nangyayari sa loob ng spray dryer na yan? Yung vacuum fryer natin yung nasa taas. Ano yung nangyayaring proseso sa loob? Explain mo. In 2 minutes. A joke. In 2 seconds, pure English. Sige, joke. I-explain mo kung anong nangyayari sa mga produktong ito habang nasa loob sila ng vacuum fryer. Bali po, sa vacuum, bali na yung products, yung samples po natin, pina-fry lang natin siya at lower temperature. Bali, mas mabilis po nag-evaporate yung moisture niya. Tinatanggal niya po yung during frying po. Kaya nagiging result po natin na products ay mga crispy po at less po yung oil niya. Okay, naintindihan ko naman. Naintindihan mo? Opo. Ayan, sige. I'm sure naintindihan nyo rin. Hindi ko na-explain. Ayan, titikman ko ha. Gusto ko tong tahong. Ang sarap. Sa amin na to, ha? Bye-bye. Ayan, mga ka-forever. Hindi ko po natanga yung isang boteng tahong dahil binawi sa akin. Hindi, hihingin ko yun mamaya. Ayan, andito po si Ma'am Dolor. Ayan, medyo magalang po ang aking pagsasalita ngayon dahil siya po naman ang assistant project leader ng lahat ng kaganapan dito. Hi, Ma'am Dolor. Hello, good afternoon. So, ma'am, ano naman itong mga botelya na nakikita natin dito? Ano itong mga to? Ito naman, ang tawag namin dito ay chili oils and then chili sauces. Instead of your usual chili na ginagamit natin, yung mga labuyo, this time ang ginamit namin is yung mga malilit na labuyo na normally nakukuha lang yan in the wild. Wow! As in wild areas dito sa Pilipinas. Saan yun, ma'am? Gusto kong pumunta doon. Hindi siya pwede i-culture. Okay, yung mga tumutubo-tubo lang sa paligid-paligid. So, ma'am, paano kayo kumukuha ng raw materials nito? Nakikipag-coordinate kami sa mga regional offices ng DOST. Wow, so nagkakaroon pa ng livelihood. Ang ganda naman ng project na ito. So, ma'am, available na lahat to sa market? Actually, may mga naglalabas niyan, pero yung mga labuyo na galing Taiwan. Okay. This one is the first time na naglabas tayo using our own raw materials. Wow, dati umaangkat pa tayo sa Taiwan. Ngayong taon na to, lahat yan galing ng 100% Filipino. Eh, ma'am, yung mga machine po na nasa likod? Yan naman po ay designed ng ating mga engineers. Fabricated din ng mga local fabricators natin. Kasi yan yung sa program ni ating former secretary, Mario Montejo, na utilize sila o gamitin sila and then para ma-improve din nila yung kanilang mga facilities and at the same time, yung capability nila to come up with a food processing equipment na talagang magagamit ng mga small-scale processors na mas cheaper pa ang price. Okay, ma'am, paano makaka-access? Ako, kunyari, may business ako. Okay, si Sofina, may business siya. Magbe-business kaming dalawa. Paano namin ma-access itong mga products na ito plus yung mga machines?
Kung gusto ninyong, if you are living in the provinces, meron tayong mga food innovation centers sa regions like Region 2, Region 11, Region 8, Region 6, and Region 7. Dito sa Manila, dito kami sa FIC Main, dito sa Bikutan. All they need to do is to request to use the facilities. Ngayon, kung ang gusto naman nila is to get the technology, dahil meron na tayong in effect na pinafollow na techno transfer law, kinakailangan nating sundin kung anong nakalagay doon. May konting certain fee na dapat singilin doon sa magte-take ng technology. So ma'am, pwede, may access ako sa machine, tapos may access din ako sa technology. Pwedeng kunin ko po lahat sa ITDI yon. Yes, you can take all of that from the ITDI. Okay, so punta na lang po tayo dito sa NSTW Bikutan para makausap natin si Ma'am Dolor, o punta tayo sa ating website para alam natin kung paano natin ito ma-access. Okay, ma'am. Para sa amin ba yon? Hindi siya pwedeng kayo. Busog ka na ba? Balik na lang kami dun sa fried can, ma'am. Yung vacuum fried mamaya. Sige, bye-bye.